Guys, grabe yung napanood ko sa Raffy Tulfo na sinadya niyang mag-shota ng pangit. Kasi akala niya mas okay. Patunay lang ito na hindi na uso ngayon yung sinasabi ni Andrew E. Sorry, Andrew E., pero hindi na siya uso ngayon. Siguro nung 80s, 90s, ganun ang pananaw natin. Humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Paalala ko lang, hindi ko sinasabing kapag wapo, hindi magluloko. Dahil alam naman natin hindi totoo yun. At hindi ko rin sinasabing pag maganda ka o gwapo ka, eh may karapatan kang manakit ng kapwa mo. So yun lang, ingat-ingat na lang tayo. Pero kung ako kay kuya, masasabi ko lang, kuya, alam mo, hindi ka nag-iisip, ganda na kaya ni ate. Maganda si ate, totoo. Hindi lang sa feature. Nung tinitingnan ko siya habang ini-interview siya, maganda siya guys. Maganda si ate. Ewan kung bakit nagawa ni kuya yun. Pero maganda siya, nagagandahan nga ako eh. Patunay lang ito na kahit ngayon, alam mo yun, wala na talaga. Sorry kasi natatawa ako. Wala na talaga siya sa itsura. Mapaganda, mapahindi, mapanakit. Minsan nga yung walang karapatang manakit, yung pang nananakit eh. Totoo yun, di ba? Tama ako o tama ako? So, sige, okay lang, magmahal tayo, pero mag-ingat tayo. Ang mga pera natin siguro mabuti, itago na lang natin para sa sarili natin. At huwag tayo masyadong magbigay ng mga mamahalin sa lalaki. Dapat tayo ang binibigyan nila. Joke! Ay, ibig ko sabihin, wala naman masama magbigay, pero tayo masyadong magbuhos na magbuhos sa lalaki. Okay? Nang, alam mo yung mga regalo, mga ganyan. Next time, magmahal na lang at hinay-hinay sa pagbibigay. Okay? Ingat kayo guys, ingat!